Yes, Jessica, sa mga sandaling ito, no, 4:40 p.m. dito sa Aman, Jordan, ay nakatakda ng lumapag si Pangulong Rodrigo Duterte mula naman doon sa kanyang four-day official visit sa Israel. At originally, ang schedule nito, Jessica, ay four-day official visit din dito sa Aman, Jordan. Pero inaabangan pa natin yung rason mula sa Malacanang, dahil nakatanggap tayo ng impormasyon na gagawin na lamang itong three-day official visit. Kaninang hapon ay nagkaroon pa ng mga engagements si Pangulong Duterte sa Israel. At kahapon nga ay nagkaroon siya ng mga pahayag na mahalaga sa relasyon ng Pilipinas at Israel. Nakahandusay na sa kalsada ang ilang sugatan mula sa pag-atake ng mga terorista sa Jerusalem. Agad namang rumesponde ang mga rescuer mula sa Magen David Adom, ang Emergency Response Organization ng Israel. Ang tagpong yan, drill lamang sa isang terrorist attack na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tila na-impress ang Pangulo sa kanyang nakita, kaya naman sa pakikipagpulong kay Israeli President Reuven Rivlin. Nabanggit ng Pangulo ang kagustuhang bumili ng mga gamit pandigma na yaring Israel. In terms of military equipment, particularly intelligence gathering, we only have one country to buy from them. That is my order, specifically Israel. Pero mismong ilang Israeli tutol sa pagbebenta ng Israel ng armas sa Pilipinas. Fascist! 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 Ayaw rong nilang magamit ang mga armas mula sa kanilang bansa sa anilay human rights abuses sa Pilipinas. Bukod dyan, tila hindi pa rin burado sa isipan ng ilang Israeli ang pagkukumpara noon ni Pangulong Duterte ng kanyang gyera kontra droga sa mga nangyaring Holocaust o pagpatay sa milyong-milyong Hudyo noong World War II sa ilalim ng Nazi leader na si Adolf Hitler. Nang makapulong niya si President Rivlin, kabilang sa paksa ng pag-uusap ang tungkol sa Holocaust at kay Hitler. Hitler was actually representing the devil himself. He was the devil on earth. And probably you have realized yesterday the feelings when you have visited the museum of Yad Vashem in Jerusalem to really feel the atmosphere and to feel the feelings of all the people that were part of this disaster that took place in the world. Dahil din sa mga sinabi niya ni Duterte, isang negosyanteng Israeli ang tumangging dumalo sa business forum na pinangunahan ng Pangulo. That's truly regrettable because we think the Philippines is one of the best investment destinations. Sabi ng DTI, halos $83 million daw ang investment deals sa pagitan ng mga kumpanya sa Pilipinas at Israeli. Jessica, counting background lang, ano, yung Israel at saka ang Jordan ay magkadikit lamang na dalawang bansa yan, ano. In fact, yung flight mula sa Tel Aviv sa Israel papunta dito sa Amman, Jordan ay 30 minutes lamang, ano. Gayunpaman, itong dalawang bansang to ay may history ng tensyonadong ugnayan o tensyonadong relasyon, although sa ngayon sa pagkakaalam natin ay relatively peaceful yung kanilang diplomatic relations. Ang sabi ng ating pamahalaan o ng Malacanang, ang pulisiya o ang foreign policy ng Duterte administration ay maging friendly o gawing kaibigan ang lahat ng mga bansa. Samantala, Jessica, patungkol naman dun sa issue ng revocation ng amnesty ni Senator Trillanes, ay wala pa tayong natatanggap na additional na mga reaksyon mula sa Duterte camp. Kahapon ay nakausap natin si Davao City Mayor Inday Sara at tumanggi muna siyang magbigay ng komento, Jessica. Okay. Yung plano na pagbili ng armas sa Israel ni Pangulong Duterte, hindi pa yun final, no, Cedric? Parang nag-express lang siya ng desire o wish. Tama ba? Tama yun, Jessica. As far as government-to-government agreements, agreement is concerned, ay walang inilabas na ganyang arrangement ang Malacanang, ano. In fact, ang impormasyon na nakuha natin is may mga arms suppliers na gustong mag-set ng appointment sa Israel kay Pangulong Rodrigo Duterte, pero sa pagkakaalam natin is wala sa mga ito ang nabigyan ng atensyon o nabigyan ng oras si Pangulong Duterte, although lahat sila nagkaroon ng chance na magkaroon ng meeting naman kaya Defense Secretary Lorenzana. Although, Jessica,
kung susuriin natin yung private agreements naman, yung business to business agreements, kung di ako nagkakamali, meron doon at least 3 agreements na medyo related kung masasabi natin sa arms, sa equipment, tsaka sa technology sharing, Jessica. Okay. Yung Jordan, kasi alam ko may ibibigay sa atin, hindi ko lang maalala. Would you know or would you have, baka may natanggap kang impormasyon kung ano yung ibibigay ng Jordan naman sa ating militar, Cedric? Wala pang ibinibigay na detalye, Jessica, ang Malacanang. Although ang sinabi doon sa briefing ng Malacanang bago tayo magpunta dito is that magkakaroon ng defense cooperation ang enhancement o pagpapatibay lalo ng defense cooperation ng Jordan at ng Pilipinas. Matagal na rin namang may coordination at cooperation yung dalawang bansang yan. Pero ang sinasabi nga is kailangan pang pagtibayin para labanan ang terorismo at ang extremism, Jessica. Okay. Bago nakarating dyan si Pangulong Duterte sa Israel, Cedric, meron ng mga editorial no, na bumibira sa kanya dahil dun sa mga preview statements niya. Kay Hitler, etc. sa Nazi Germany. Pero pagdating ng presidente dyan, yung sa pagbisita nga niya dun sa Holocaust Memorial, no, yung Yad Vashem, mukhang nagbago yung pananalita ng Pangulong Duterte na kinundinan niya na si Hitler, no, compared to yung dati na nire-reference niya si Hitler pagdating sa kampanya against drugs dito sa ating bansa. Kumusta ang pagtanggap dito ng mga editorial na bago ngayon, no, sa Israel o ng mga pahayagan, kahit na yung publiko rin dito sa bagong mga statement ni Pangulong Duterte na kinukundina na niya si Hitler at ang Nazi Germany. Cedric? Tama yun, Jessica. Pagpunta niya dun sa Yad Vashem, ano, talagang kinundina niya si yung dating Germany leader na si Adolf Hitler, at tinawag nga niya na insane person, no? Hitler, ano. Pero ang sinasabi ng palasyo is hindi naman nila like ni Pangulong, hindi naman kasi ang may mga pahayagan sa Israel, ang tawag kay Pangulong Duterte is Hitler admirer. Ang sinasabi kumaga inaidolo si Adolf Hitler. Ang sinasabi ng administrasyon is hindi naman daw ito ang totoo. In fact, nagkaroon lang daw ng analogy si Pangulong Duterte at kinumpara yung Holocaust at saka yung kanyang war on drugs. Pagdating naman dun sa pagtanggap, Jessica, tama kayo nabanggit mo, ano, at least dalawang pahayagan yung na-monitor natin na merong mga komentaryo na matitinding pagbatikos kay Pangulong Duterte. Yung isa pa nga sinasabi is walang lugar si Duterte sa Israel. Although pagpupunta ka naman doon sa, kumbaga mga kausap mo yung mga typical, yung mga man on the street pag nag-iikot tayo sa Israel, yung mga sektor ng society ba na sabihin na natin hindi masyadong nakikialam dyan sa politics and geopolitics even, ay hindi natin makikita yung mga ganyang animosity. Pag-ikot natin nga sa Jerusalem, mayroon pa tayong mga nakikita ng mga t-shirt na binibenta ng mga Arabs and Israelis alike na mga welcome or yung may mga logo o mga mukha ni Pangulong Duterte, Jessica. Maliban na lang dun sa mga nagpo-protesta na nakunan nyo. Hindi lang malinaw, Cedric, ano yung sinisigaw nila? Tinatawag, Jessica, nung mga Israeli na nagrarally doon sa harap ng presidente sa harap ng office ni Presidente Rivlin na fascist di umano si Pangulong Duterte. At itong rally na ito ay ikinasa na nga nila days before dumating si Pangulong Duterte sa Israel, Jessica. Would you know kung nag-offer ng any apology or regret ang pamahalaan naman ng Israel dito sa mga protesta na ipinakita ng kanilang mga kababayan against our visiting president, Cedric? As far as we know, Jessica, wala namang ibinigay na apology ang Israeli government. And as far as we know, wala namang nire-require o hinihiling na apology ang Philippine government, Jessica. Medyo curious lang din, no? Na despite yung mainit na balita dito sa Pilipinas against Trillanes, by virtue of a proclamation issued by the president himself, hanggang ngayon walang comment, no, on the Trillanes case, Cedric? Tama yan, Jessica. Until now, hindi pa rin tayo nagkakaroon ng opportunity. Kahapon, nagkaroon tayo ng oportunidad kay Davao City Mayor Inday Sara, no, although hindi siya nagbigay ng komento. Mamaya, it's 5 p.m. dito sa
Jordan. So subukan pa rin nating makakuha kung mayroon tayong pagkakataon ng komento mula kay Pangulong Duterte. Ang sinabi ni Secretary Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon is purely coincidental daw yung timing na nandito sa na nasa Israel si Pangulong Duterte at lumabas yung revocation naman ng amnesty kay Senator Trillanes. Jessica. Nullification, hindi raw revocation, Cedric. In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.